3 years ago, bago ako pumunta ng Taiwan, I have never imagined, never din na sumagi sa isip ko na after ng contract ko, ay magpapakasal ako pag uwi ko. Finally, this is it, the result of our love. Ang dami mang pagod, hirap na pinagdaanan natin bago ang araw na ito. Una kasi wala naman akong boyfriend. And then, I have never prayed for it. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit I praise God kasi napagtagumpayan niya tayo. At salamat sa Panginoon kasi binigay ka niya sa akin. At nakita kita sa takbuhan ni Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan. Sobrang na-amaze ako how God works in my life. Kasi during my 6 months na contract pa lang, I decided to resign. For how many years ako naghintay? Ikaw lang pala yun. Ni, salamat sa pagmamahal at pagtsatsaga mo sa akin. Kahit araw-araw ka lumuwas ng Batangas na Bulacan, parang kabilang kanto lang ang layo sa'yo. Dahil hindi ko nakikita ang kapaguran, hindi ang kasiyahan na magkasama tayong dalawa. Saksi ang lahat ng tala sa iyong panalangin. Paano nasagot lahat ng bakit? Di makapaniwala. Mula sa araw na to, tayo ay magsasama at bubuo ng isang bagong pamilya. At patuloy na ang Diyos ang maging sentro ng ating relasyon. Nung nakita kita sa takbuhan ni Bathala, may kinang sa sobrang na-amaze ako nung isang beses na sinabi mo sa akin na hindi ako yung first priority mo, second lang ako. Pero I learned something sa relationship natin. I learned submission. Until now, I'm still struggling. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi tinutulungan mo ako sa bagay mo. So yun, nasigurado ko na ikaw yun. Sumusuko at nagbago ang mundo. Lagi lang ako narito bilang isang best friend mo. Pwede mo sabihin ng kahit na ipinaglaban mo. At laging nasa likod mo upang sumuporta sa'yo. Mahal na mahal kita, Han. Handa akong pumuti ang buhok na kasama ka. I love you. And I'm so proud of this day na ikaw yung magiging husband ko.